Ating napakinggan ang ika-apat na kabanata tungkol sa panahon ng mga Kastila. Ngayon naman, ating talakayin ang ikalimang kabanata tungkol sa panahon ng pagbabagong diwa. Marami ang naging tulay sa pagbabagong diwa ng mga Pilipino. Una na rito ay ang oportunidad ng Pilipinas na makipagkalakalan sa labas ng bansa. Pangalawa ay ang pagkakapatay kay Gomez, Burgos at Zamora. Pangatlo ay ang pagiging gobernador-general ni Carlos de la Torre sa Pilipinas na naging isang mabuting pinuno at tagapamahala ng mga Pilipino. Ngunit ang ating bibigyang pansin sa ulat na ito ay ang mga propagandista na sinasabing may mga angking talino, may damdaming makabayan, dakilang katapangan at lakas ng loob. Ang mga propagandista na ito ay pinangungunahan ng takila sa lahat na si Jose Rizal, isang di pangkaraniwang manggagamot, makata at mangangathang buhay, Marcelo H. Del Pilar, isang abogado at mamamahayag, Graciano Lopez Haina, isang mananalumpati at isang mamumuna, at kinabibilangan rin ng iba pang propagandista na sina Mariana Ponce, na isang mananalaysay at nag-aral ng medisina, Antonio Luna, isang parmasyutiko at isang mananalaysay, Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo, na kapwa mga pintor, Dr. Pedro Paterno, isang abogado at manunulat, Jose Maria Panganiban, isang tagapagsaling wika at mananalaysay, Pedro Serrano Lactaw, isang guro at leksikografo, Isabelita de los Reyes, isang poklorista at mamamahayag, Dr. Dominador Gomez, isang manggagamot at manalumpati, at si Fernando Canon. Ang kilosa ng propagandista ay naglalayong magkaroon ng mga reforma sa pamamahala ng Espanya at hindi mapahiwalay dito. Unang membro ay ang sinasabi ng karamihan na pinakadakila sa lahat, si Dr. Jose P. Rizal. Sa murang edad pa lamang ay nakitaan si Jose Rizal ng maraming talento sa iba't ibang larangan tulad ng pagpinta, paglilok at pagsulat ng tula. Nagsimulang mag-aral ng pagkamanggagamot sa Universidad ng Santo Tomas, ngunit kanya itong tinapos sa Madrid, Espanya sa Facultad de San Carlos de Madrid. At dahil sa pagmamahal sa sariling bayan, siya ay napagbintangan ng sedisyon at paghihimagsik sa pamahalaang Kastila, kaya't siya ay pinadakip at ipinapatay. Ngunit bakit siya itinuturing na pinakadakila sa panahon ng pagbabagong diwa? Simple lang. Tumagos sa damdaming makabayan ng mga Pilipino ang mga akdang kanyang naisulat. Ang kanyang impluensya ang nagpamulat sa mga Pilipino sa mga maling pamamahala ng Kastila, pati na rin ang mga paninirang puri ng mga ito. Una sa mga kilalang akda na ating tatalakayin na ginawa ni Rizal ang Noli Me Tangere. Noli Me Tangere o nangangulagang huwag mo akong salimin. Tinalakay rito ang mga kabulukan sa lipunan, partikular na ang masasamang pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. At dahil rito, mas namulat at sumigla ang kilosang propaganda. Ito ay inilimbag sa Berlin noong 1887 sa tulong ng kaibigan niyang si Maximo Viola na siyang nagtustos ng pagpalimbag rito. Mga pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere ay sina Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Elias, Piloso Potasio at Sisa. Sunod na akda na ating tatalakayin ay ang El Filibusterismo, ang pagsusuwail. Ito ay karugtong ng Noli Me Tangere. Ito ay inindog ni Rizal sa tatlong paring martir na pinatay sa pamamagitan ng garote. Ito ay ipinagkaloob kay Valentin Ventura na siyang gumugol upang maipalimbag ang nobela. Katulad ng Noli Me Tangere, ang El Filibusterismo ay nagpasigla rin ng kilosang propaganda. Sunod na akda na aking tatalakayin ay ang Sobre la Indolencia de los Filipinos o Inggil sa Katamaran ng mga Pilipino. Sa akda na ito ay pinagtanggol ni Rizal ang mga Pilipino sa paninirang puri ng mga dayuhang Kastila, partikular na sa pagsasabing ang mga Pilipino ay tamad. Detalyado at isa-isang inilahad ni Rizal ang mga paliwanag sa kilos ng mga Pilipino hinggil sa iba't ibang pangyayari sa Pilipinas. Ilan sa mga paliwanag sa sanaysay ay pagturo ng pagsasawalang bahala ng simbahan. Kapag may lumapit sa kura na isang taong naapi, ito ay pinapayuhang umalis sa gawain sapagkat bahala na ang langit sa mapagsamantala.
Mahirap daw makapasok sa kaharian ng langit ang mga mayayaman. Simple lang naman ang sinasabi ni Rizal sa paliwanag na ito. Dapat ay inaaksyon na natin kung ano man ang mga maling nakikita natin sa sistema, sa pamamahala o sa natural na pamumuhay. Ating gampanan kung ano man ang mga pananampalataya na mayroon tayo dahil sa mundong ito dapat lamang pa rin ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Pangalawa ay binigyan tayo ng Diyos ng matabang lupa. Hindi na kailangan ang puspusang paghilos upang umani ng malaki. Tama nga naman, hindi na natin kailangan umani ng malaki dahil sapat na yung mga sakahan na mayroon tayo dito sa Pilipinas. Pangatlo ay sinasarili ng Gobernador General ang lahat ng negosyo. Sino ba naman ang hindi tatama rin kung hindi napapasayo yung mga dapat ay napupunta sa iyo? Kung sinasarili ng Gobernador General ang lahat ng negosyo, lahat ng Pilipino ay hindi nagaganahang magtrabaho dahil alam naman nilang hindi napupunta sa kanila yung mga katas ng pinagtrabahuhan nila. Sunod na dahil sa mga kababayang dalaga sa Malolos. Ito ay isang liham na isinulat ni Rizal sa kahilingan ni Marcelo H. Del Pilar upang pasiglahin palalo ang nag-aalad at damdami ng mga kababaihang taga Malolos. May iniwan rin si Rizal na tagubilin ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, kahalagahan ng paninindigan at marami pang tungkulin na dapat alalahanin ng mga Pilipino. Sunod ay ang El Consejo de los Dioses o ang Kapulungan ng mga Bathala. Ito ay dulang patalinhaga nagpapahayag ng paghanga niya kay Cervantes. Sunod ay Brindis. Ito ay talumpating inihandog niya sa dalawang nanalong pintor na Pilipino sa Madrid. Ito ay si Juan Luna sa kanyang ipinintang Spolarium at si Felix Resurrection Hidalgo sa kanyang ipinintang pinamagatang mga dalagang Kristiyanong itinambad sa nagkakagulong mga tao. Sunod ay Kundiman. Ito ay isang tula na nagpapahayag na ang bayang inapi ay ililigtas sa darating na panahon, dumanak man ang dugo. Sunod sa Aking Mga Kabanata. Ito ay isang tula na isinulat ni Rizal noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Naaalala natin sa tula na ito ang kilalang sipi na nagsasabing, ang hindi magmahal sa kanyang salita ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. Sunod ay ang Ala Juventud Filipina o sa Kabataang Pilipino. Ito ay nagsasaad na malaki ang pag-asa ni Dr. Jose Rizal sa mga kabataan. Ito ay itinuturing na pinakamahusay na akda noong siya ay bata pa. Ito ang isang sipi sa kanyang tula. Mga kabataan, noo ay itaas, huwag ikahiya, lupaing marilag, bayang sumilay, maayang liwanag at ng pag-asa ng bayan kong liyag. Isinasaad sa tula ang tiwala ni Dr. Jose Rizal sa mga kabataan na kaya nitong gampanan ang mga dapat nitong gampanan upang mas paunlarin pa ang bayan nating Pilipinas. Huling akda na ating tatalakayin na ginawa ni Dr. Jose Rizal ay ang Mi Ultimo Adios o ang Huli Kong Paalam. Ito ay isang obra maestra ni Rizal. Ito ay ginamit sa pambansang kilosan ng himagsika na isinulat ni Andres Bonifacio. Iba't ibang salin ang naisulat kabilang narito ang kay Jose Gatmaitan, Julian Cruz Balmaceda at marami pang iba. Isa sa mga propagandista ay si Marcelo H. Del Pilar. Ayon kay General Blanco, si Del Pilar ay siyang lalong kinatakutang politikong Pilipino, ang lalong matalino sa lahat at ang tunay na tinig ng mga separatista na higit pa kay Rizal. Bago natin alamin kung bakit nga ba nasabi ni General Blanco na higit pa kay Rizal si Del Pilar, atin munang tunghayan ang pagkatao ni Del Pilar. Isinilang si Del Pilar sa kupong San Nicolas, Bulacan noong 30 ng Agosto, 1850. Ang kanyang mga magulang ay sina Julian Hilario Del Pilar at Blasa Gatmaitan. Ang kanyang ama ay kilala bilang isang mambabalarila, mananalumpati, makata at 3 beses na naging gobernadorsilyo at sa dakong huli official de misa ng alkalde mayor. Ang kanyang ina naman ay kilala sa tawag na Doña Blasica. Ilan sa mga kapatid ni Marcelo ay sina Toribio, paring ipinatapon sa Islas Marianas noong 1872, si Fernando, ang ama ni General Gregorio Del Pilar, at si Hilaria,
ang may bahay ni Judato Arellano. Taong 18-6 na po, ay naging eskribano si Del Pilar sa Quiapo. Ang eskribano ay isang dalubhasa sa batas kung saan tinatawag din itong guru ng batas. Taong 1874 hanggang taong 1875 ay naging opisyal de misa naman sa Pampanga si Del Pilar. Nagpakasal naman si Del Pilar sa kanyang pinsang si Macariana noong Pebrero 1878. Taong 1878 hanggang 1879 naman ay naging opisyal de misa din siya sa Quiapo. Nagtapos ng abogasya sa pamantasan ng Santo Tomas si Del Pilar noong 1880. Taong 1882 naman ay itinatag ni Del Pilar ang Diyaryong Tagalog, isang makabayang periodiko. Bilingual ito dahil naglalathala ng mga artikulo sa wikang Tagalog at sa wikang Espanyol. Naging mahalaga ang papel ng bilingual na Diyaryong Tagalog sa paglalathala nito ng sanaysay na Amor Patrio ni Rizal at ang salin nito sa Tagalog ni Del Pilar at iba pang nakasaling babasahin sapagkat isa itong pagsisikap na maipabasa ang mga makabayang akda sa madlang hindi marunong bumasa ng Espanyol. Itinatag ang Diyaryong Tagalog upang maging boses sa paghingi ng reforma at upang ipabatid sa nakararaming mamamayan ang nangyayari sa bansa. Ngunit, 3 buwan lamang ang naging buhay ng diyaryong ito dahil ang mga taga-suporta at mambabasa ay agad pinaghihinala ang kontra sa pamahalaang Espanyol. Ang panitik ni Del Pilar ay walang takot, walang pagod, walang pangingilag, tahas, tapat at di mapagkakamalian. Iyan ay dahil ang mga panitik ni Del Pilar ay ginamit ng baabot kaya sa pakikitunggali sa mga praile at sa pagtuligsa sa pangaapi ng mga may kapangyarihang Kastila sa Pilipinas. Ang mga akda ni Marcelo Del Pilar ay ang mga sumusunod. Kaiingat kayo. Ito ay isang mapangantyaw na kritika o libretong nagtatanggol sa akdang Nolimitanghere ni Rizal dahil sa pagtuligsang ginawa ni Padre Jose Rodriguez. Ang kadakilaan ng Diyos. Isang sanaysay ito na naglalahad ng panunuligsa sa mga prailing Kastila at pagpapaliwanag ng kanyang filosofiya at sariling paghanga sa kagandahan ng kalikasan. Ang kalayaan. Isang nobelang di natapos ni Marcelo H. Del Pilar dahil sa kanyang pagpanaw. Ito'y naglalaman ng kanyang mga huling habilin sa mga mamamayang Pilipino hinggil sa kanyang pagbibigay liwanag sa tunay na kahalagahan ng kalayaan. Sunod ay ang La Fray Lucrecia en Filipinas at ang La Soberania Monacal en Filipinas. Ito ay mga sanaysay na naglalarawan ng kaapihang dinaranas ng taong bayan, ang mga katiwalian at di makatarungang pamamalakad ng mga praile at pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Dupluhan, dalit, mga bugtong. Ito ay kalipunan ng mga maiigsing tula at tugma ni Del Pilar na inilathala sa Life of Marcelo H. Del Pilar ni Kangingin. Dasala na tuksohan. Isang pulyetang pagising sa mga damdamin ng mga mamamayang Pilipino. Ito'y gumagagad sa mga nilalaman ng aklat tasalan bilang pagtuligsa sa mga prailing Kastila. Sa akdang ito, tinawag na filibustero si Marcelo H. Del Pilar. Itinalalagay ng marami na ito ang pinakamabangis na akda sa mga prailing Kastila. Isang tula sa bayan, pasyong dapat ipag-alab ng puso ng taong babasa, at ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Ang tulang ito ay naglalaman ng kasagutan ni Marcelo H. Del Pilar sa hibik ng Pilipinas sa inang Espanya, naakda ng kanyang dating gurong si Hermenegildo Flores. Inilalahad dito ang paghingi ng pagbabago, ngunit di makapagkakaloob ng tulong ang inang Espanya dahil sa kapabayaan na rin ng mga Pilipino at higit sa lahat, lubhang matanda na ang inang Espanya. Ngayon, kilalanin muna natin si Graciano Lopez Haina. Sinasabing ipinagmamalaking anak ng Haro Iloilo si Lopez Haina. Siya ay ipinanganak noong 18
ng Disyembre 1860. Itinuturing na isa sa pinakadakilang henyo ng Pilipinas. Isa siyang kritiko ng pahayagang Kastila, Los Dos Mundos. Sa kanyang mga sinulat, gumamit siya ng mga pananlitang nakahihikayat, maapoy, walang takot, dakilat makapangyarihan. Ang wika naman ni Mariano Ponce, ang pananalita ni Lopez Haina, ay umagos sa kanyang mga labi na parang mga labas sa bunganga ng isang bulkan. Sinasabi pa rin na ang kanyang mga kaisipan ay nakapagpapaigtad sa bayan at nakapupukaw ng kasiglahan sa mga mamayang Pilipino. Alaong baga siya ay isang orador na tinaguri ang Demosthenes ng Pilipinas. Nakasulat siya ng may 100 talumpati. Nagtungo sa Barcelona upang makaiwas sa pang-uusig ng mga prailing Kastila at pinuno ng pamahalaan. Itinatag niya at pinamutnubutan ang pahayang tagapagmansag ng kilusang propaganda, ang La Solidaridad noong 1889. Siya ay kabilang sa Asosasyon Hispano-Filipino. Ito isang kapisanan ng mga Kastila at Pilipino na tumutulong sa mga pagbabago. Sa tulong ng kanyang mga kamag-anak, nagtungo siya sa Maynila upang mag-aral ng panggagamot, ngunit hindi siya natanggap sa Universidad ng Santo Tomas, kaya't siya ay namasukan sa San Juan de Dios Hospital. Makaraan ng 2 taon, nakakuha siya ng lisensya sa panggagamot. Namatay siya noong 20 ng Enero, 1896. Ngayon, tatalakay natin ang kanyang mga akda. Ang La Hija del Fraile, kung tawagin sa Pilipino ay anak ng Fraile, ito'y isang nobelang nang uuyam sa kayabangan at kahalayan na ginawa ng mga Fraile. Inilihad ni Lopez Haina ang kalunos-lunos na kalagay ng Pilipino kung mapakasal sa isang Kastila. Pangalawa ang sa mga Pilipino. Ginawa niya ito noong 1891. Isang talumpating naglalayong mapabuti ang kalagayan ng Pilipino na malaya, maunlad at naipagtatanggol at natatamasa ang kanilang karapatan. Pangutlo ang En Honor de los Filipinas, kung sa Pilipino ay ang dangal ng Pilipinas. Isa itong talumpati na nagbibigay pugay at nagbubunyi sa 3 Pilipinong naggamit ng gantimpala sa eksposisyon sa Paris. Noong Mayo 6, 1889, ito'y sina Juan Luna, Felix Resurrection Hidalgo, silang dalawa ay mga pintor, at si Joaquin Pardo de Tavera na isang eskultor. Pang-apat niyang akda ay ang mga kahirapan sa Pilipinas. Ang akdang ito ay tumutuligsa sa maling pamamalakad ng pamahalaan at sa maling sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Panglima ang En Honor del Presidente ni Asosasyon Hispano-Filipino. Ito'y binibigyang papuri si General Moraita sa pantay-pantay na pamamalakad sa mga pinamumunuan. Ang pang-anim niyang akda ay pinamagatang ang lahat ay pandaraya. Isang lathalain tungkol sa mayamang Filipina na nagmamalaking sinasabi sa mga tao na siya ay magiging kondesa. Dahil isa raw konde ang kanyang mapapangasawa. At buhat sa mahalikang pamilya at lahing Kastila. Ngunit ang ama pala nito ay isang hamak na sapetero at nakatira sa isang bansa abang lugar ng isang distrito ng Madrid. Ang pampito niyang akda ay pinamagatang Fray Butod. Ito'y ginawa niya noong Disyembre 17, 1856, hanggang Enero 20, 1896. Ito'y isang maikling nobelang naglalarawan hinggil sa isang prailing dumating sa Pilipinas. Sunod natin kilalanin si Antonio Luna. Si Antonio Luna ay sinilang sa Orbes, Tondo, Manila, noong
29 ng Oktobre, 1868. Isa siyang parmasyotikong produkto ng Ateneo, subalit nang magsimula ang rebolusyon, isa siya sa mga ipinatapon sa Espanya. Naging daan ito upang malinaw niya ang kahusayang pangmilitar at pamamahayag. Sa kanyang pagsulat, ginamit niya ang sagisag na taga-ilog. Karamihan sa kanyang maakda ay tumatalakay sa kaugalian ng mga Pilipino at mga pagtuligsa niya sa pamamalakad ng pamahalaan at simbahan. Pinamatugutan niya ang pahayagang La Independencia, tagapamansag ng mga maghihimagsik at ng unang republika. Nang bumalik sa Pilipinas, sumapi siya sa Himagsikan at naabot niya ang pagiging general dahil sa kanya angking talinong pangmilitar. Nabaril at napatay siya sa kabanatuan ni Vecilla. Ilan sa kanyang mga akda ay ang mga sumusunod. Ang Noche Buena ay isang malinaw na paglarawan ng aktual na buhay ng mga Pilipino. Ang Diverte naman o naglilimang sila ay isang pagpuna sa Sayaw, Kastila na di maraanang sinulid ang pagitan ng mga katawan. Dito'y tinanggap niyang maganda ang isang Espanyola, ngunit sila'y hawlang anghel at demonyo. Ang sunod ang Poor Madrid. Kung sa Pilipina ay sa Madrid. Isang pagtuligsa sa mga Kastilang nagsasabing ang Pilipinas ay isang lalawigan ng Espanya, ngunit ipinalalagay ng banyaga kapag sinisingilan ng selyo. Ang sunod ay La Maestra de Me Pueblo. Naglalarawan ng kapintasan sa sistema ng edukasyon para sa mga kababaihan. Sunod ang Todo por el Estomago. Tumutuligsa ito sa mga patakaran ng pagbubuwis. Ang La Tortuga Filipina o ang Piging ng Pilipino ay naglalarawan ng ilang kaugaliang Pilipino na ipinalalagay ni Luna na mas mabuti kaysa kaugaliang Kastila. Ang Impressionist naman ay gumamit siya ng sagisag na taga-ilog sa akda niyang ito. Isa rin sa mga propagandista ay si Mariano Ponce, isang manunulat na nagbigay diin sa kahalagahan ng edukasyon, ang pagtatanggol sa mga Pilipino, at ang paglalahad sa mga karainan ng bayan. Isinilang si Mariano Ponce sa Baliwag, Bulacan noong 22 ng Marso taong 1863. Nakasulat ng mga akdang pampanitikan gamit ang wikang Kastila, Tagalog at Ingles. Nagkubli sa sagisag na Tikbalang, Nanding at Kalipulako. Siya ay tanyag na kaanib ng mga propagandista sa Espanya at mahigpit na katuwang ni Narizal, Del Pilar at Lopez Heyna. Mga akda ni Mariano Ponce. Mga alamat ng Bulacan. Naglalaman ng mga alamat at kwentong bayan ng kanyang bayang Sinilangan. Pagpugot kay Longino. Isang dulang Tagalog na itinanghal sa liwasan ng Malolos, Bulacan. Sobre Filipinas. Ang mga Pilipino sa Indochina, ang uwaniyakan ng kilusang propaganda. Sunod namang propagandista ay si Pedro Serrano Lactaw. Siya ay may mitiing magkaroon ng demokratikong pamunuan at gayon din ang pagkakaroon ng kalayaan at karapatan ng bawat tao. Magkaroon ng kinatawan sa korte ng Espanya, maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at pagkakaroon ng mga pagbabago. Isinilang si Pedro Serrano Lactaw sa Kupang, Bulacan noong 24 ng Oktobre, 1853. Naging aktibo siya sa gawaing sibiko kasama sina Marcelo H. Del Pilar at Mariano Ponce. Nagdulo ito sa pagiging kasapi niya ng Caja de Propaganda na may layuning magpalaganap ng impormasyon hinggil sa abuso ng mga Espanyol at magtanim ng mga ideyang demokratiko. Mga akda ni Pedro Serrano Lactaw. Una ay ang Diksyonaryo Hispano-Tagalog. Pinakabantog na akda niya ang Diksyonaryo Hispano-Tagalog na pinuri ni Rizal. Sunod naman ang Estudios Gramaticales at ang Sobre
La Lengua Tagala. Ang kanyang Estudios Gramaticales at Sobre la Lengua Tagala naman ang pinagbatayan ni Lope K. Santos ng balirala ng wikang pambansa. Sunod ay si Jose Maria Panganiban. Isinilang sa Mamburao, Camarines Norte noong 19 ng Pebrero, 1865, jumapa ang kanyang sagisag sa kanyang mga panulat. Matunog ang pangalan sa Universidad ng Santo Tomas dahil sa kahusayan sa pagtatalumpati. Kanyang mga isinulat na tula, A Nuestro Obispo, Noche de Mamburao, Ang Lupang Tinubuan sa Aking Buhay, at ang mga sanaysay na kanyang naisulat ay kinabibilangan ng El Pensamiento, La Universidad de Manila at Su Plan de Estudio. Sunod nating kilalanin ay si Dr. Pedro Paterno. Si Dr. Paterno ay isinilang sa Mayamang Angkan sa Santa Cruz, Maynila noong 17 ng Pebrero 1857. Napabilang siya sa tatlong panahon ng panitikang Pilipino. Panahon ng propaganda, himagsikan at anarkano. Isa siyang makata, mobilista at mandudula. Kauna-una siyang Pilipino manululat na nakalaya sa mahigpit na pagbabawal sa panitikan sa panahon ng propaganda. Siya ay isang eskolar at mananaliksik. Ang karamihan sa kanyang mga sinulat ay tungkol sa relihiyon at lipunan. Ilan sa kanyang mga kinikilalang akda ay ang mga sumusunod. Ang Ninay ay kauna-unahang nobelang panlipunan na orihinal na nasusulat sa wikang Kastila na akda ng isang Pilipino at nagbibigay daan upang makilala sa katanyagang pampanitikan si Dr. Paterno sa panahon iyon. Ang sampagita Eposillas Varias naman na kung sa tawagin sa Pilipino ay mga sampagita at sarisaring tula. Ito'y kalipunan ng mga tula na nalathala sa Europa noong 1880 at nakalimang ulit ng paglilimbag noong 1885. Ang El Cristianismo e la Antigua Civilización Tagala noong 1872 ay nagsasaad ng impluwensya ng Kristyanismo sa kabiyasnan at kalinangan ng mga Tagalog. Gayunpaman, sinabi niyang marami pa rin kaugali ang Pilipino ang hindi mapapawi ng Kristyanismo. Ang La Civilización Tagala, El Alma Filipinos at Los Itas naman ay isang pananaliksik ng naglalahad na tayong mga Pilipino ay may katutubong kultura. At ang panghuli niyang akda ay ang Ami Madre, na kung tawagin sa Pilipino ay sa aking ina. Isa itong tulang nagpapahayag ng kalungkutan kung wala ang ina at ito'y kanyang hinahanap-hanap. Sunod na propagandista ay si Pascual Poblete. Siya ay tinuturing na ama ng pahayagan. Kanyang pinamatnugutan ang pahayagang El Resumen at isinilang sa Naik Cavite noong 17 ng Mayo, 1856. Mapanuligsa at paghimagsik ang kanyang panulat laban sa Kastila na naging sanhi ng pagpapatapon sa kanya sa Africa. Isinalin rin niya ang non-limitang hiling ni Rizal sa wikang Tagalog. Iba pang akda, sali ng nobelang Ang Konde ng Monte Cristo ni Alexander Dumas, Lucrecia Tristino, sali ng buhay ni San Isidro Labrador ni Francisco Butina, Ang Kagilagilalas na Buhay ni Juan Soldado, ang manunulat sa wikang Tagalog. Sunod na propagandista ay si Isabelito de los Reyes. Tinatag niya ang Iglesia Filipina Independencia na pabilang sa tatlong panahon ng panitikang Pilipino, panahon ng propaganda, himagsikan at Amerikano. Nagtamo siya ng gantimpala sa kanyang katahang El Folklore Filipino. Isa siyang mamamahayag, manananggol, manunulat at pinuno ng mga manggagawa. Kanyang mga isinulat na akda ay ang Las Islas Visayas en la Epoca de la Conquista, Historia de Ilocos at ang Li Sensational Memoria sobre la Revolución Filipina. Isa rin sa mga propagandista ay si Fernando Canon. Isinilang si Fernando Canon noong 8 ng Agosto, taong 1860.
Kaeskwela niya si Rizal sa Ateneo de Manila at karibal sa husay sa klase at karangalan sa pagsulat. Naging aktibo siya sa kilusang propaganda at namahala sa pagpupuslit ng mga kopya ng Noli Mitangere na ipinadala sa kanyang kasintahang si Teresita Batle na naging asawa niya. Isa sa mga akda ni Fernando Canon ay ang Flor Ideal o Kamithi-mithi ang Bulaklak. Sinasabing si Canon ang nagpasimula ng naging kaugalian sa panahon ng mga Amerikano na ang bawat makatang Pilipinong gumamit ng Kastila ay kumakatab muna ng tulang ukol kay Rizal. At sa tulang pangrisal na ito, nagsimula ang katanyagan. At yan po nagtatapos ang aming ulat tungkol sa ikalimang kabanata, ang panahon ng pagbabagong diwa.